Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon itong mga kinu-question ng ating Vice President kagalang-galang Lenny Robredo. Ang dami niya pong hindi maunawaan sa mga pinapatupad ng ating pamahalaan. Ngayon tayo ay naka-community quarantine, no? Enhanced community quarantine sa buong Luzon, no? Dito niyo po makikita kung anong klase o ano yung kalidad mayroon ng ating Vice President, no? Kung nakakatulong pa ba to sa bansa o hindi na, no? Good afternoon sa atin lahat. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at laging mayroong pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipino. Kaya ano pa hinihintay mo? Pindot na! Okay. Pag-usapan natin, no? Latest to ni Madam Lenny. Ganito po gagawin natin, magdi-discuss lang po ako. Sasagutin po natin, inisa-isa natin yung mga tanong ni Madam Lenny. Ang hirap niyang pakinggan kasi parang napakarami po nang hindi niya alam kung saan nagmumula yung ano yung pinanggagalingan ng mga pinatutupad na to ng ating pangulo. Makikita niyo rin po yung pattern ng mga opposition ngayon, no? Kung ano yung ginagawa nila na imbis na makatulong. Alam niyo po, katulad ng sinabi ko nga, ngayon po ay hindi lang national emergency, hindi lang national crisis itong hinaharap natin. Pandaigdigan po ito, no? Pero yung pag-iisip nila, parang ang lahat to ay dahil sa kapalpakan ng ating pamahalaan. Ganun po sila, no? Ang pattern po ng mga oposisyon ay ganito, no? Kunwari, kukwestiyonin nila. Kunwari, magkukwestiyon sila. Panay-tanong. Doon nila ikinukubli yung mga... Tapos, hindi sila mag-o-offer ng solusyon. Okay? Ang gagawin nila, kukwestiyon, bakit ganyan? Ganito po yung pattern nila. Okay? Para maliwanagan po, hindi tayo nalilito. Ku-question nila, bakit pinatutupad yung ganyan? Bakit yung curfew? Ito nga, curfew, you know? Bakit ganun? At marami pa pong iba. Inilista ko na para hindi tayo malito. Bakit ganun? Bakit tapos? Matapos nilang magtanong ng bakit, sabay magsasabi sila ng, ay, wala silang sasabihin na solusyon, panay tanong lang. At ikukumpara nila, limbawa, magbibigay sila ng solusyon kunwari, pero napaka-general at imposibleng maganap, wala po sa katotohanan. Ganyan yung pattern niya dun sa ano, 'di ba? Sa nilabas niya na yun sa drug anti-drug ano siya, war, 'di ba? Yung mga nung naging panandalian siyang kala mo ang laki-laki na nagawa niya. Ganun lang po, kino-question nila. Tapos magbibigay kunwari ng mga vague, mga malalabong paliwanag na dapat gawin ng pamahalaan. Alam nyo, sa totoo lang, sa akin nga, natuwa na ako sa kanya noon na isang araw kasi nag-offer siya ng sasakyan. Sabi niya, bibigyan. Pero eto na naman, may mga question na naman. Isa-isayin po natin, ha, para po tayo maliwanagan. Ang sinimulan niya yung, sa ano to eh, Lenny Servicio, yung kanyang, meron po kasi siyang, radio program. Yung Lenny B. Servicio. B-Servicio. Okay. Para naman para naman maliwanagan yung mga... Kasi kung pakikinggan mo lang sila, talagang mabibighani ka. Oo nga, no? Parang tama siya, no? Parang tama lang. O, sige, tignan natin, ha. Ito po yung mga binabanggit. At ang lumanay pa naman, ang lumanay. Kasi tayong mga... pasensya na. Tayo kasi mga DDS. Mana rin tayo kay ano, eh. Tayong mga supporter ni Tatay Digong, ni Mayor Digong, mana din tayo, karamihan sa atin, mana din magsalita, eh, di ba? Palamura din tayo rin ang mga boses natin, parang nakikipag-away. Pero sa totoo lang, tayo kasi yung pinaka taong mga tapat sa sarili. Pag nagalit, di ba, galit.
Eh sila ang lulumanay lahat. Hindi nyo ba napupuna? Kasama sa effect ni Leon eh. Yung pagiging malumanay. O sige, ganito nila binabanatan yung curfew. Sabi eh, dapat daw yung curfew na ipapaliwanag ba yan? Paano pinapaliwanag yung curfew? Ganun sila lagi, no? Hindi nila maipaliwanag kung bakit kinakailangan ng curfew. Mga tipong ganun. Alam nyo, sino bang hindi nakakaunawa sa curfew? Bakit kinakailangan ng curfew? Di po ba? Ang linaw-linaw po, naka-quarantina, dapat ang mga tao nasa bahay. Bakit po kinakailangan ng curfew? Alam na po natin yan lahat eh. Para hindi na maglabasan, maglisaw-lisaw. Pero ito yung, ano, ito yung kunwari question. Paano naman yung mga mahihirap na maapektuhan ng curfew? Paano yung inaabot na ganap buhay na padjak driver? Di ba? Na inaabot ng gabi para maghanap buhay. Paano yung karpintero na aabuti ng gabi para maghanap buhay? Paano yung mga vendors na hindi ba natin iniisip ang kanilang kalagayan? Mga tipong ganun yan eh. Minsan maiinis ka na rin eh, no? B.P. Lenny, kung wala ka pong ka-idea, bawal na po muna magpadyak kasi community distancing eh. Karpintero, bawal na po muna maglalabas. Kung hindi ka rin lang sa bahay mo magkakarpintero, bawal ka na. Tapos, iibahin na nila, no? Yung mga, ano po, mamaya na po tayo, yung magbabasahin ko po lahat yung, ano, yung inyong mga comments. Tapusin lang po natin to. Ano ba ang plano sa kanila? Yung mga tipong ganun. Hindi kasi, parang hindi niya pinakikinggan ang ating pamahalaan. Ang gusto kasi ni Lenny, anong gagawin mo dito sa pamilyang Colombo family, dito naman sa Resendo family. Gusto niya isa-isahin ng Pangulo kung anong gagawin sa bawat pamilya. Eh, ang linaw na eh, di ba? Ang linaw po, ang lagi nilang tanong, ano ba ang gagawin dito sa mga mahihirap na to? Samantalang sila yung apektado ng mga curfew, sila yung apektado, kinakailangan daw nila lumabas. Eh kayo, ang tanong ko nga, kayo, anong gagawin nyo? Di ba? Kinakailangan mag-quarantine eh. Anong gagawin nyo? Hindi nyo sila palalabasin sila para maghanap buhay? Ano yung option? Ang sabi nga ni Pangulong Duterte, yung mga mayors hanggang sa barangay, may mga calamity fund, gamitin po nila. Di po ba? At sa pagkakaalam ko, Madam Lenny, para po sa inyong impormasyon, hindi po nalilito yung mga barangay, yung mga mayor. Alam po nila eh. Ang gagawin nila eh. Wala nga pong umaangal eh. Natrabaho nila yun. Nagtatrabaho po sila. May mga pumapalpak lang dahil sa kagustuhan nila na mapamudmuran ng mga relief goods. Eh, napapila, nawala yung social distancing, nagkagulo-gulo. Pero alam po yun, kung hindi nyo po nauunawaan bilang Vice President, yung mga patakaran na curfew, yung hindi palalabasin sa bahay, alam po ng mayor hanggang barangay kung ano po yung gagawin nila. Meron po kung, siyempre po, baka hinihintay kasi ni Madam Lenny, mabigyan sila ng relief goods yung pamilya niya. Siyempre po, kayong mayayaman, hindi na po makakarating sa inyo yung relief goods. Nauunawaan po ninyo, alam po ng barangay, alam po ng mga mayor yung gagawin. Actually, yun po yung inihalin. Sana nanonood din kayo ng TV, di po ba? Pinapakita naman sa TV kung ano yung ginagawa ng mayor ng Maynila, anong ginagawa ng mayor ng Quezon City, mayor ng Pasig na puring-puri ninyo si Bico Soto, na gusto nyong ibala. Alam nyo, pahiyang-paya sila kay Bico Soto. Nung nagsalita si Bico Soto, sinabi ni Bico Soto, Mayor Bico Soto, na wag nyo po sana akong gamitin para ibala. E binabala siya kay Pangulong Duterte. E samantalang sumunod na si Bico Soto. Ang point ko lang, kaya po ng mga local executives. Kasi kilala nila eh. Alam nyo po ba sa barangay? Kilala nila yung ano.
kung sino yung mga tutulungan nila. Yun po yung inuuna. Pasensya na kayo, Madam President, Vice President, kung hindi po kayo nabibigyan ng relief goods at mga mask, kasi inuuna po yung mahihirap muna. Okay? Kayo naman, kaya nyo nang bumili ng pagkain, kaya siguro kayo hindi napapadala. Kaya po yan, Madam President, ng ating mga mayor at ng ating mga barangay. Imbis na tanong kayo ng tanong, dapat gumagawa kayo ng action eh. Nagpadala sana kayo kung saan kayo nakatira. Saan ka ba nakatira? Hindi ko alam eh. Dito sa Maynila, saan ka nakatira dito? Sa Forbes Park? O di magpadala kayo, hikayatin mo yung mga kapitbahay mong mayayaman na magbigay sa mga mahihirap na kapitbahay nyo. Para aktwal yung tulong, kasi ganun na po ginagawa ng mga mayor ngayon. Hindi po sila nakukontento sa pagtatanong lang ng pagtatanong. Nakukuha nyo po, matatalino po yung mga mayor ng Kamaynilaan at sa buong Luzon. Eh, kung hindi nyo po nauunawaan kung ano ibig sabihin ng curfew, kung hindi nyo po nauunawaan na wala pong trabaho ang mga padyak ngayon, eh hindi na po namin kasalanan yun. Di po ba? Sumusunod po sila eh. Ito pa. Noon daw, yung nung ina-announce pa lang daw ni President Mayor Digong yung mga guidelines sa community distancing, hinahanap niya raw yung paano pa kakainin yung mga tao na, alam niyo, ang pinoproblema niyo, Madam Vice President, masyadong ina-advance, masyado yung binububo lahat ng tao sa Pilipinas eh. Kasi sa totoo lang, kayong mga opposition ni Pangulong Duterte, yan ang tingin nyo sa mga tao, panay mga bobo. Pati yung paano sila kakain, alam po na yan. Alam na po yan. Buti pa, alam niyo, nakakatuwa yung mga San Miguel Corporation, Iglesia ni Cristo, di ba? Nagbigay ng 5 million sa Quezon City. San Miguel Corporation, gumawa sila ng mga Nutriban. Pinamumudmud nila yung mga Nutriban ngayon. Naalala ko yung mga dati natin, Nutriban, masarap na pagkain. Vice President, Madam Leni, kagalang-galang Madam Leni, parang kayo lang yung ano eh. Huwag nyo pong iparis na wala tayong crisis. Crisis po ngayon. Makakapagtiis po yung mga Pilipino at kaya pong tugunan. Natutugunan pa naman hanggang sa kasalukuyan. Wala pa naman po tayong insidente na namatay sa gutom. Ibig sabihin, hindi po ganyan yung mga Pilipino, nahihiga na lang at mamamatay sa gutom. Matatalino po tayo hanggang barangay level. Meron po tayong gobyerno. Kayo lang naman ang detached na sa tao eh, kaya hindi nyo naunawaan na nangyayari. Okay, paano raw papakainin? Pero pinaubaya na yan ni Pangulong Duterte sa LGUs at mga mayors, kasi iba-iba yung ano nila, di ba? Iba-iba yung kalagayan per barangay, iba-iba. Kaya alam na nila yung gagawin. Kaya ang gusto lang naman pala ni Madam Leni, alam nyo kung ano, may mahabang diskusyon na ba tungkol dyan? Panay diskusyon. Umaaksyon na po yung ating Pangulo. Meron na pong namamahagi. Meron pa tayong ano, di ba? Bakit tayo meron? Hindi niya maunawaan siguro yun. Yung bakit may isang miyembro ng pamilya na pinalalabas para mamili ng pagkain. Ano. Yun po, pattern po yun sa China. Kasi China lang po, kung ano-anong binabanggit nyong bansa, sa totoo lang po, yung inaayawan yung China, hindi nyo binabanggit, di ba? Ang sabi kasi niya, bakit hindi natin gayahin yung mga ibang bansa na ganto-ganto? Yung mga binabanggit niya, mayayaman na bansa, namimigay ng pera, etc., etc. Pero yung mga binabanggit, yung US, Singapore, ano pa ba yung sinasabi niya? US, Singapore, at saka yun, nakalimutan ko isa eh. May binabanggit pa siyang isa eh. Ibig sabihin, hindi pa po nila nalulutas yung ano nila, yung problema ngayon. Crisis pa rin sila. Yung China lang ang nakapag-zero ano na. Wala na pong nade-develop ng bagong kaso. Yung po pinapattern natin, yung quarantine, community quarantine po, tapos yung
yung may isang pamilya para hindi naman magutom, may isang pamilya na lalabas para bumili ng pagkain. Sa barangay level nga po, para sa inyong kaalaman lang, yung barangay po ng sa may Citrus, na pag-alaman ko po, yung mga driver na pinoproblema nyo na wala, papakita lang sila na hindi sila nakakapag ng katunayan na sila ay driver at hindi sila nakakapamasada. Eh alam naman ng mga barangay po yun na totoong driver sila. May binibigay po yun. Hindi po buong bansa yun. Ibig sabihin, depende po sa kakayahan ng barangay, depende po sa mga barangay captain at mga mayor kung ano-ano yung maitutulong po nila. Kung hindi nyo po alam kasi kung paano mamablema, yan po eh, no? Yung pattern nyo. O yan, di ba? Sasabihin naman ngayon, ano yung ginagawa ng ibang bansa? Klaro daw sa ibang bansa yung ginagawa nila. Sa atin, hindi. Ang tanong ko nga, ano nga yung klaro na yun? Dapat mag-suggest ka rin, ito po ginagawa, ito po yung particular na ginagawa. O di gagawin din natin kung kasi ito yung ginagawa na to, naka-pattern to, yung wala sanang lalabas. Kaya lang po eh, dahil nga sa kasasalitaan nyo, kako-question nyo. Parang minsan nakikita ng mga tao, ewan ko lang ha, kung ganitong sitwasyon talaga. Ako kasi, kung lahat ng tao sa gobyerno sana, eh putya, may nakikita pa ako, nagra-rally. Mga nakagas. Ay, hindi nauunawaan ng mga batang yun na naudyokan lang ng mga katulad ninyo. Si Vice President nagsasalita na palpak yung, parang ang pinalalabas nila, palpak lahat. Hindi po si, magtotohanan, real talk po tayo. Hindi po si President Mayor Digong ang nagpauso nitong crisis natin. Buong mundo po ito. At kumpara sa ibang sinasabi niyong bansa na mayayaman, mas maganda pa po record natin. 300 plus pa lang ang namamatay po sa atin, wala pang 20. Hindi ko po sinasabi na nilalang lang o ano. Kaya lang, meron po tayong tugon. Ano po yung nakita, alam niyo po ba kung ano po yung hindi ginawa ng Italy, yung pinakamalakas ngayon? Yung pagsususpindi ng klase, ang laking bagay pala po nun na itulong. Kasi yung mga bata, likas pala yan na hindi sila talabin. Pero ang unang mga tinatalaban, di po ba yung medyo may mga edad at may mga sakit. Kaya lang, pwede rin palang maging carrier itong mga bata na to na hindi nila namamalayan. Naiuwi nila sa bahay. Pag-aaral sa inquirer ko na base. Kaya yung Italy, kasi yung Italy, isa sa mga bansayan na mahilig magtumira, nakatira yung mga lola't lolo dun sa pamamahay. So kung pumapasok yung bata, nakukuha nila yun, palipat-lipat, nadadala nila sa bahay. Kasi matatanda naman, nasa bahay lang. Paano nag-spread yun? Di naman nag-travel. True sa eskwelahan, tabi-tabi. Di po ba? May isang magulang lang dyan na carrier. Tapos, nagkahawa-hawa na. Sa Korea, ganun din. Di ba? Isang nagsisimba lang. Eh dito sa atin, yun na nga, kaya nga po community quarantine ang gusto nating ipatupad. Tapos limited lang para yung virus, wala na siyang malipatan. Yun po yung ginagawa po ng pamahala natin. Hindi po natin pinagkakaitan. Pati yung tulong ng Dole, kino-question pa. Napapano raw yun? Eh kung ubos na raw yung sick leave, ubos na raw, o baka pagpasok, tatanggalin. Inassure na nga ng Dole na bawal mong tanggalin yung trabahador na hindi makapasok dahil na quarantine. O hindi pa rin naniniwala. Eh, wala tayong magagawa. Lahat pinoproblema nyo eh. Pati nga yung curfew na maganda na yan. Ang problemahin nyo, paano kayo makakatulong? Kasi ang naririnig sa inyo, hindi yung... Kasi sa totoo lang, Madam Leni, may mga supporter din kayo eh. 7% supporter niyo. Yung 7% na yun, media, may mga maaangas dito sa mga social media, sa Facebook, post ng kung ano-ano. Kung kayo ba nanawagan sa supporter niyo, natigilan muna yung kababatikos, tumulong muna tayo. Kala ko nga, yun ang gagawin mo nung nagpaano ka ng mga sasakyan eh. Yung pala, hindi naman pala, naghanap ka rin.
wala ka ng pinagkaiba rito sa mga bayan eh. Sisingilin pa si Pangulong Duterte. Eh, sisingilin sa... Paano mo sisingilin siya ba may kasalanan niya, COVID niya? Hindi naman kay Pangulong Duterte nagsimula yung crisis na yan. Pandaigdig yan. O ngayon, eto pa. Diba, nag-declare na si Pangulong Duterte pag lumalayan, hingi na ng tulong sa China. Kasi yung China, ang ganda ng ginawa nila, diba? Nagpatayo kagad sila ng ospital. Para doon na lahat, konti na, ang laki ng ospital. Within ilang araw, may ospital na para doon lang. Oh. Eh, pag ibig sabihin, pag humingi tayo ng tulong na ginawa yun ng China, tututulan nyo rin kasi China. Eh, kita nyo yung US, dumadami na ngayon yung kanilang, ano, kasi ayaw nilang tularan. Di ba? Yun yung problema eh. Yung mga utak na ganun, hindi natin kailangan. Ang kailangan po natin ngayon, Madam Vice President, kagalang-galang, eh, patahimikin mo yung mga, ano, mga tauhan mo kung sinusunod ka nila. Patahimikin mo. Hindi yung udyo kayo ng udyo, kukwestiyonin nyo kunwari, tapos walang ginagawa ang pamal. Ang gulo-gulo. Panay, ang gulo-gulo, eh, kayo lang naman talaga naguguluhan. Napapatunayan lang tuloy na medyo may kahinaan kayo dito. Kasi, mahirap bang ispilingin yun na yung virus, kinakailangan mo i-quarantine yung tao na meron niyang virus. Kasi hindi natin alam eh, na-test ba tayo? Kayo, na-test kayo. Kami hindi. O yan pa, sabihin, kulang-kulang. Pati mga mayayamang bansa na may pambili, kulang din dahil nga buong mundo nangangailangan. Magandang araw sa atin lahat. Sana magkaisip tong mga oposisyon na hindi panahon ngayon para tumutol ng tumutol. Hindi panahon ngayon para mag-question na mag-question. Panahon po ngayon para tayong lahat ay magtulungan kung ano yung maitutulong natin. Hikayatin mo lahat ng mga supporter ng mga mayayaman na magbigay ng tulong. O na, nare na sila pangilinan o tuloy ang sweldo, di ba? Bakit hindi mo binabanggit yun? Private na yun eh. Kung yung mga pribadong tao, hindi nangangamba yung mga problema nila, problema yung mga tauhan nila, kasi tuloy ang sweldo nila. Yung pamahala naman, tuloy lang ang sweldo. O, yung lahat ng malalaking kumpanya, nagdeklara na San Miguel, MVP companies, hikayatin nyo sila na ituloy-tuloy yung sweldo, hindi nyo ku-question paano sila sa sweldo. Hikayatin nga natin na magpatuloy yung sweldo. O talagang ganun. Parang utak ano tayo, kung bumabagyo, pwede bang palabasin mo yung mga tao? Di ba kinukulong natin sa bahay? Ganun lang din natin itreat to. Pag may bagyo nga, ayaw natin lumalabas na yung mamamayan o yung mamamayan natin yung kusa. Eh kaso kakakatwiran nyo sa kanila, nabibigyan sila ng katwiran. Lumalabas yan lahat ng mga sinasabi nyo. Sa Facebook, sinishare yan ng 7% na sumusuporta sa inyo. Dumadami yung nakakaalam na, ayun naman pala, kinakawawa lang pala tayong mga mahirap. Dapat pala, hindi tayo nakakulong. Dapat pala, panay, dapat. Hanggang dito na lang.